Welcome to Buhay Bahay, ang classmate niyo sa pagga-garden, pagluluto, mag-DIY, at kung ano-ano pang pwedeng gawin para tayo ay laging busy sa buhay habang tayo ay nasa bahay. Hello mga classmates at welcome sa ating onion episode. Papakita ko sa inyo paano ako nagtanim at nagparami ng seeds gamit lang ang sibuyas galing sa grocery. Tara, samahan niyo ako. Apat na steps lang ang kailangan gawin para magkaroon ng maraming seeds. Isa-isahin natin. Una, kailangan natin ng lumang sibuyas. Kahit anong variety, okay. Pwede nang direktang itanim ang bulb, lalo na kung wala naman tayong nakikitang damage or bulok. Paglipas ng ilang buwan, magkakaroon na ng bulaklak ang onion. Since hindi siya galing sa seed, hindi nagkakaroon ng bagong onion, namumulaklak ang tinatanim galing sa bulb. I-harvest na yung seeds. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng ziplock yung nasa left side. Kaya lang, hindi siya pala dapat sinasara masyado kasi nagkakaroon ng moisture sa loob. Kaya ang ginawa ko, kahit na hindi sila sabay-sabay nag-open up, kinat ko na lang tas pinatuyo ko na lang sa bilao. Subukan na nating magtanim. Binabad ko to ng 5 oras. Maganda rin ang matagal na pagkakababad kasi kagaya nito, meron na siyang sprout. Tanim na natin sila sa ating mga seedling tray. So, wag na nating bilangin kung ilan sa isang square. So, gumamit ako ng kutsara kasi yung iba meron ng sprout. Ayoko silang masira. So, hindi ko sila tinatanim kagaya ng regular na seeds. Nilalagyan ko na lang ng konting layer ng lupa sa ibabaw. Okay, so tapos na to. Spray na lang tayo ng tubig sa ibabaw. Hindi pwede yung direktang tubig kasi baka gumalaw yung seeds sa loob, masira pa sila or magdikit-dikit sa isang space. Okay, subukan naman natin magtanim ng hindi binabad. Okay, so ano pang pwedeng itanim bukod sa mismong onion bulb na luma or seeds ng onion? Pwede rin itanim yung spring onions. Ganun din yung sistemang hihintayin ninyong mamulaklak hanggang pwede nyo nang i-harvest yung seeds. Mag-iwan na lang kayo ng 1 to 2 inches ng spring onion at yun ang inyong itatanim. So naglalagay ako ng plastic cover sa ibabaw kasi kung napansin nyo kanina, may mga maliliit na insekto. So pwede nilang kainin yung tender na seedlings kapag nag-sprout na yung onion, mamamatay yung onion. So, isa ito sa mga ways para hindi masira yung inyong tanim. Usually, tinatanim sila ng mas malamig na panahon, 46 degrees to 86 degrees Fahrenheit or 8 to 30 degrees Celsius. Pero since gusto ko ng green onions lagi, kailangan kong mag-isip ng paraan paano sila isa-save. So, kung wala kayong plastic, pwedeng gumamit ng dayami or hay, kagaya nito. After 1 week, ito yung growth ng na-soak ng 5 hours. Ito yung direct. At ito yung na-soak ng 1 day. Okay, subukan naman nating magtanim ng sibuyas na medyo may damage sa labas. So, gusto ko tong variety na to kasi wala pa akong seeds ng maliliit na sibuyas kagaya nito. So, ingatan ko na hindi masira kasi mukhang makakakuha ako ng 2 dito. Okay, so gusto kong linisin tong isa kasi maliit siya. Mostly nakalubog to sa lupa. Baka mabulok kung hindi ko tatanggalin yung outer na skin niya. So ready na tong mga to. Ayan na sila. Ayan, nilagyan ko na rin ng hay para may protection yung seedlings sa mga insekto.
So maghihintay pa ako sa mga seedlings ng 3 weeks hanggang maging ganito yung size nila. Pwede ko na silang i-transplant sa permanent na planting area nila. 2 to 4 inches ang planting space na kailangan ng onion. At depende sa variety, usually 25 to 34 weeks pwede na silang i-harvest. Kailangang patuyuin ang sibuyas kapag i-store sa bahay para mas matagal ang buhay nila at hindi sila masisira kaagad. Pwede silang ilagay sa net or kung creative kayo, pwede nyo rin silang i-weave or tirintasin. So kung nauubusan ako ng space para sa onions, tinatabi ko sila sa beets, sa mga brassica kasi nako-cover naman sila. Pero iniiwasan ko lang na hindi sila maitabi sa beans tsaka peas. So kagaya nito, pwede ko siyang tabihan ng onions dahil mayroon pa naman siyang space sa gilid. Ito yung mga spring onions na hindi ko na hinihintay maging bulb. So last year, ang daming pill bugs, hirap na hirap yung mga onions na magkaroon ng magandang growth. Kaya organic na insect repellent, chicks na lang habang maliliit pa sila. So may pagkain na sila, solve pa yung insect problem ko. Ito yung mga onion na naitanim ko na galing sa seed, pero hindi ko na sila nahintay na maging bulb kasi madalas akong magluto ng ginagamit ko yung spring onions. So pakita ko lang sa inyo kung anong nangyayari after i-harvest yung flower. So ito, galing siya sa bulb, lumang onion, pero hindi ko kaagad binunot. Kahit papano, tumubo pa rin siya, nag-form pa rin siya ng konting head. So okay din pala. Ngayon lang ako nagtanim ng galing sa seed ng sobrang daming batch. Hopefully, mahintay ko na mag-form talaga siya ng regular na bulb. So that's it mga classmates. Try nyo rin magtanim ng onion galing sa grocery. Ganun lang siya kasimple at ganun lang siya kadali. Thanks for watching. Stay safe and God bless.